Samantala, pinuri at pinasalamatan ng isang labor group ang mga pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibida ang Pilipinas bilang investment destination sa ibang bansa. Dahil dito, tiyak na may kinabang ang libo-libong manggagawang Pilipino. May ulat si Mela Lesmora. Pinuri ng mga mambabatas ang tagumpay na pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Amerika. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nakasama rin sa delegasyon ng Pangulo, mas napalakas ng official working visit ang diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Ikinalugod naman ni Kabayan Party List Representative Ron Salo ang libo-libong job opportunities na naikasa para sa mga Filipino seafarer. Ang TUCP Party List nagpasalamat sa Pangulo sa isang press conference at inisa-isa ang mga benepisyong nakamit sa U.S. official visit, bunga ng mga pagsisikap ng Pangulo para sa bansa. Sabi ng TUCP, malaking bagay na ibinida ng Pangulo bilang priority investment destination ang Pilipinas na nagbukas ng maraming oportunidad sa bansa tulad ng mga trabahong disente, de kalidad at pangmatagalan. What President Marcos is bringing back home is not just jobs per se, but decent jobs, not minimum wage jobs, but decent paying jobs, not precarious temporary employment, but regular jobs. Yun yung sinasabi ng Pangulo nung siya'y umalis at dito sa kanyang press conference kaninang umaga, that he will bring the Philippines to the 21st century. Ngayong sa United Kingdom naman, ang destinasyon ni Pangulong Marcos para sa coronation ceremony ni King Charles III, inaasahan ng TUCP party list na may hatid din itong benepisyo para sa labor sector. Paalala lang ng TUCP, dahil sa laki ng pangangailangan ng UK sa medical frontliners at pagkukumahog ng mga Pinoy na mga ibang bansa, kailangang mabalanse ng pamahalaan ang workforce sa Pilipinas. Ang demand sa nurses natin sa UK is 45,000. Ganun kataas. Kailangan talaga na na we have to recognize yung balancing dahil kailangan din natin yung healthcare capacity natin sa Pilipinas ay ma-maintain, lalo na in the light of the current surge of COVID. Kumpiyansa rin ang mga kongresista sa magiging bunga ng bagong biyahe ng Pangulo. Hiling naman ni Quezon 3rd District Representative Reynante Arugansha, sana'y magpatuloy ang magandang trato ng British royalty sa mga Pilipino. Pagtitiyak ng liderato ng Kamara, patuloy silang susuporta sa mga layunin at adhikain ni Pangulong Marcos para sa bansa. Mela Lesmora, para sa Bayan.